Ohayo gozaimasu. Ngayon pupunta ako sa supermarket para bumili ng sangkap sa lulutuin kong ramen. So tara, samahan niyo ako. A few moments later. So ayun, kakagaling ko lang po sa supermarket at bumili ako ng sangkap para sa lulutuin kong ramen at i-share ko sa inyo ngayon kung paano ko gawin yung ramen na sarili kong version. So ayan yung nabili kong ramen sa supermarket. Bali noodles lang siya at saka seasoning. Tapos ako na yung maglalagay ng mga sangkap kung ano yung gusto kong ilagay para maglasang kapareho siya sa mga ramen shop. So ito nga palang nabili kong ramen, bali tatlo yung laman niya sa loob, tapos tatlong seasoning din yung laman niya, bali tatlong luto din to, pero sa isang luto pa lang marami na siya, busog na busog ka na. So ito yung ano niya. Bali, ayan. Ito yung laman niya. Ayan. Tatlo. Tapos, tatlong, ano rin, tatlong seasoning. So, una ko pong gagawin, pakukulaan ko yung karne na in-slice ko sa maninipis. Ito yung gagamitin ko para sa toppings ng ramen. So, ini-slice ko na siya para pagpakulo madali na siyang maluto. Ini-slice ko siya sa maninipis. Ayan. So, sabang hinihintay ko siyang kumulo, maghihiwa na rin ako ng bawang at sibuyas. So, ito na nga, kumukulo na yung karne na in-slice ko. Linagyan ko na rin siya ng sangkap na asin tsaka bechin tsaka paminta para yung lasa kumapit na sa karne habang kumukulo siya. Tapos ngayon, bali, iseseparate ko na ngayon yung karne sa tubig. Kasi luto na siya. Saglit lang siya maluto kasi maninipis lang eh. Saka yung karne dito sa Japan malalambot, hindi siya matigas. Kaya madali lang siya maluto. Tapos yung sabaw naman, ito naman yung gagamitin ko sa ramen. Bali may ilalagay pa ako dito para maglasang yung binibiling ramen sa mga ramen shop. Yun yung magiging lasa niya. So, ayan. I-separate natin. Tatabi lang natin yung pinagpakuluan. So, next step natin is magigisa ako ng bawang at sibuyas. So, hintayin natin
na uminit yung kawali tsaka yung mantika, saka natin igigisa yung bawang at sibuyas. So ayan, mainit na yung mantika at saka yung kawali natin. Ilalagay na natin yung bawang. Halo-haloin lang siya hanggang mag-golden brown siya. Yan. Hintayin lang natin na mag-golden brown siya. Saka natin ilalagay yung sibuyas. I-scattered natin ang bagya para mabilis siyang mag-golden brown. Ayan, haluin ulit natin para mabaliktad at even yung kulay niya. Bali, may separate na akong pinapakulong tubig para naman sa noodles ng ramen, kasi hindi ko na siya kailangang pakuluan ng sabay dito sa ano. Bali, separate siya at bubuhusan lang siya ng mainit na tubig, or isusok natin sa mainit na tubig para lumambot siya, kasi parang yung ready cook na siya na noodles. Yan, pwede natin ilagay yung sibuyas. Sausaloin natin ng konti para mag-scattered siya. Saka naman natin ilagay yung karne para mag-isa din siya. Yan. Tapakpan ko muna siya. Siguro hintayin natin mga 5 or 10 minutes bago siya natin lagyan ng yung pinakuluan natin na tubig. So ayan, luto na yung karne niya. Bali, i-separate ko na naman siya sa dito sa pinag-isahan ko ng bawang at sibuyas. Kasi mayroon na siyang yung kaunting lasa. Nung pagpakulo ko, linagyan ko na siya ng paminta, asin, tsaka bitchin. Kaya may lasa na siya kahit pa paano. Saka naman natin ilalagay yung pinagpakuloan ng karne. Yan. Ito yung kasama na seasoning ng ramen. Saka ko naman siya ilalagay dito sa tubig hanggang sa kumulo siya. Yan. Meron siya yung parang taba-taba na nakalagay. Simutin natin para dito yung lasa, mapunta dito yung lasa. Yan. Tapos hayaan lang natin siya na kumulo. Tatakpan ko para mas mabilis siya kumulo. So ayan po, habang hinihintay kong kumulo yung
tubig na may kasamang ginisang bawang at sibuyas. Ito namang noodles is bubuhusan ko ng mainit na tubig para maluto na siya. Tsaka ma, yung siguro may parang may chemical to na para maalis siya, kailangan buhusan ng mainit na tubig. Yan. Habang binubuhusan siya, i-shake din natin. Yan. Or para mas madali siyang lumambot, lalagay ko dito. Sa ako bubuhusan ng mainit na tubig. Yan. Siguro mga 3 to 5 minutes din siya bago maano talaga yung lumambot. Kasi hindi na siya kailangang ano yun eh, yung lutuin ng maigi. Dahil ano na siya, bali ano na lang siya ng mainit na tubig. Bali, dalawang beses ko siya nilalagay sa mainit na tubig para mawala yung parang chemical niya. Yan. Medyo malambot na siya. Yan, hintayin natin na mga 3 minutes hanggang sa lumambot siya ng tuluyan. Yan siya. So, ayan. Pwede ko na siyang separate sa tubig kasi malambot na siya. Ayan. Tapos, ayan, i-drain natin. Ayan. Ayan. So, ayan, linagyan ko siya ng kaunting repolyo para naman may lasang gulay sa ating ramen na kakainin, yung may gulay siya. So hintayin ko na lang na kumulo siya at maluto yung repolyo.